Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong matunto ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na itong si Zui ay dito, agad naman din itong nangihingi ng saklulo si Zui sa kanyang lula na itong si Madam Chantal dahil sinusugod umano siya sa kanyang daddy na itong si Dr. Tanyag, kung kaya't ikinagalit naman din ito ni Madam Chantal ang kanyang naririnig galing sa bibig ni Zui, at agad naman din itong sinabihan ni Madam Chantal ang kanyang apo na humanda umano ang kanyang daddy kung bakit umano nito sinusugod ni Dr. Tanyag si Zui. At dito, agad naman din itong nagsumbong itong si Zui at sinabihan nito ni Zui ang kanyang lula na hindi naman umano nito sinasadya ni Zui, na hindi umano nito tutulungan ni Zui itong si Linit. Sadya umano itong gumawa ng aksyon itong si Zui at gusto umano nitong tulungan ni Zui itong si Linit. Ngunit hindi na umano nito nakayanan pa ni Zui, at nang maisip umano nito ni Zui ang pagkawalan wala ng kanyang mami, ay lalo umano nitong kapag desisyon itong si Zui na hahayaan na lamang umano nito ni Zui itong si Linit kahit masakit umano sa kanyang kalooban upang makaganti umano siya kay Annalyn upang parihas umano silang mawala ng ina. At dito, agad naman din itong sinabihan ni Madam Chantal ang kanyang apo na tama lang umano ang ginagawa ni Zui, ngunit hindi lamang umano ito nagtagumpay dahil mayroon umanong nakasaklulo kay Linit kung kaya't nananatili pa rin umano itong buhay. At dito, agad naman din itong sinabi ni Zui sa kanyang lula na nagsumbong umano itong si Linit sa kanyang daddy kung kaya't nanggigiliiti umano ng galit itong si Dr. Tanyag sa kanya, at pinapalayas pa umano nito ni Dr. Tanyag itong si Zui, at sinabihan pa umano nito ni Dr. Tanyag itong si Zui na sana hindi na lamang umano ito nagiging anak ni Dr. Tanyag, at sana si Annalyn na lamang umano ang anak nito, kung kaya't natulala naman din itong si Madam Chantal. At agad naman din itong naisip ni Madam Chantal na tama naman umano ang mga sinasabi ni Dr. Tanyag dahil si Annalyn nga lang naman umano ang totoong anak nito, ngunit tanga umano itong si Dr. Tanyag dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin umano nito nalalaman na hindi umano nito totoong anak itong si Zui, kung kaya't naging kawawa umano itong si Annalyn dahil mas pinapahalagahan umano nito ni Dr. Tanyag itong si Zui, ngunit ngayon ay kabaliktaran na umano ang ipinakita ni Dr. Tanyag dahil hindi na umano nito itinuring pa ni Dr. Tanyag na anak itong si Zui. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.